mga buddy, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayun, magsubscribe na kayo. At sa mga buddy ko rin na hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, magfollow na rin kayo for more updates at mga videos na lumalabas sa aking mga vlog. So for today's video mga buddy, ay nandito tayo sa San Miguel, Daguhoy, Bohol. Ayan, gumawa tayo ng plotting buddy. So ganito yung gagawin buddy kapag ay magtanim ka ng mga gulay. Nga maramihan buddy. Ito yung tinatawag na plotting. So ganyan buddy no. Pagkatapos itong araruhin buddy, naroon ng yung tractor na malaki at saka cultivator at tas i-plot na ito buddy. Ganito na siya. Magiging parang buhangin siya sa pino buddy no. At maganda na yan tamnan. So yan buddy, oh, na-cultivar na yung mga lupa dyan. So, kasama natin yung pinakagwapo at pinakagwapo, pinakatapat at poging-pogi sa lahat. Boss Yole! Ayan mga buddy, kung gusto nyong mahay itong ating pinakagwapong tauhan dito ay contact nyo na. Boss Yole, Lasandiras Baay. So, nandiyan yung Facebook page niya. So, pagkatapos napalahin yung sa side sa kabila, buddy, ito naman yung nasa kabila din. So, side by side siya, buddy, para mag-form siya ng parang hills, no? So, doon sa gitna, doon pwede mong tamnan. So, pwede kang magtanim ng kahit ano dyan, buddy, basta mabuhay lang sa lupa. So, pwede talong, kalabasa, talong, sili, kamatis, ampalaya, kahit ano pang maisip mo, pwede itanim, pwede dyan. So, ganyan, no? At saka kapag ay ganito yung pinakaunang steps sa pagtanim kapag maramihan buddy. So pagkatapos ito buddy, undecided ka na ka, kung lalagyan ba mo ng plastic molds. So yung plastic molds yung parang plastic siya buddy na hindi makatubo yung mga damo. So lagyan mo ba o hindi? So pwede naman i-direct mo lang dito buddy, magbuho at doon mo ilagay yung kanyang seedling. Mabuhay naman yun buddy. Or hindi mo lagyan ng plastic molds, so sweldo ka pa ng tao na maglagay doon. So madali lamang maglagay doon buddy. Ito lang yung itong steps ng yung pinaka dugay kasi magbungkal ka pa bungkal. So kung sweldo ka lang ng sweldo buddy ay malalakihan ka ng expenses sa ganito buddy kasi matagal ito. Kung maramihan talaga yung ginagawa mong garden, ilang itara yan. So kung mano-mano lang, matagalan talaga kayo. So dito buddy, konti lang to, hanggang doon lang sa may puno. So siguro ang ating itanim dito buddy ay yung mga seedling natin doon na pinunla, yung mga talong. So yan buddy, ito yung sinasabi ko kanina nga, plastic molds. So yun, ito naman yung bahay sa ating Saudi boy, Julius Solon. So ito yung walang plastic molds buddy, yung nasa likuran ni Boss Yole, yung may plastic molds. So ganyan buddy. So back sa topic buddy no. Ano ang advantages at disadvantages ng may plastic molds? At ano naman ang advantages at disadvantages ng walang plastic molds? So yan yung ating topic ngayon no. So una tayo sa walang plastic molds buddy kasi ito na yung video. So ito na yung walang plastic molds at yan, tinamnan natin ng sili. So yan buddy, ang advantage ito buddy, yung may plastic molds ay makahambok ikaw. So, tulad yan ba de, ginawa ni Boss Yole, ayan. Pangiti-ngiti lang yung ating gwapong farm worker dito, no? So, hinambok niya ba de at nilinis niya yung mga damo-damo. So, yung hambok ba de, ganyan ginagawa, oh. Pinamakultivate niya yung lupa ba de at napakaganda yan sa yung mga tanim kapag hinambukan mo. Para siyang lalatataba ba de. So, yan yung kagandahan dyan. Pero, ang disadvantage naman yan, buddy, ay yung mga damo. Di ba, Boss Yole? So, kapag ay walang plastic molds, buddy, at saka wala ka rin tauhan, medyo yung mga tauhan mo, pawala-wala, at marami yung tinatanim mo, ay lugi ka talaga, buddy, sa mga damo. So, ito naman, buddy, ang may plastic molds. So, yun. Ayan, buddy. Napagaganda, buddy. Pero ang disadvantage lang nito, buddy, ay kapag mainit tulad ngayon, ay wala moist buddy kasi yung nasa ilalim ng plastic balls ay hindi siya mabasa kapag ay merong kunting ulan. So need mo talaga na magdilig ka araw-araw kapag merong plastic molds buddy. So yan nyo,
Oh, yan yung disadvantage. So ito na balit, napaganda ba din? So ang aming style dito ba di, araw-araw talaga kami nagdilig. So tingnan nyo ba di, yung mga talong natin, oh, napakaganda. Tapos na yan namin ni wipe pruning. So kung hindi po yung panapanood yung videos na may nag-wipe pruning kami, so i-check nyo yun kung paano yan gawin. So napaganda yung ating mga talong dito ba di, pagkatapos ng wipe pruning. So after week dito, makita mo na napakarami ng mga bunga, bade. So, yung bade, no? Tsaka merong mga baka, bade. Ayan. Merong mga baka doon, no? Nasa, ano, tumoy. Ating yung abugon, bade. Kasi kapag ay nakalapit niya dito, ay ubos talaga yung ating mga tanim, bade. So, mga maliliit pang mga nating baka, bade, no? Nakapasok. So, kapag ay ganyan, bade, meron kayong farm. So, dapat ay mag-invest din kayo sa gate, kural. Ano lang, wooden gate lang, yung bamboo, ganyan. Para basta nila makalapit lang yung mga hayop sa yung mga tanim. Kasi kapag yun ay yung mga yun makalapit dyan, ay tsak, ubos yan, bade. O, yun, bade, oh. Meron pa tayong mga mais dito na hindi nakatubo. So, yan. Yari tayo sa init ito, bade, para itong sibuyas, bade. Ang lungkot ng buhay ng ating mga mais. So, pero ating talong, bawi naman ito sa ating talong, bade. Napakaganda, bade. Tingnan nyo, oh. So, mga ilang mga weeks ang makalipas dito, ay check na napakaganda nito, buddy. I swear na napakaganda nito. At saka, huwag na rin natin kalimutan, buddy, na mag-apply tayo ng fertilizer. Yung hinubig lang, buddy. Huwag hindi tunawin ng tubig. Kasi madaot yung ating mga tanim doon. So, yan o. Si Boss Yule, nang hambok si Boss Yule, buddy. So, hinambok na yung walang mga plastic mulch. So, yan yung advantage naman, bade. Pero kapag ay maramihan na talaga yung garden, marami ka ng tanim, may advice, bade, na gumamit ka ng plastic mulch. Kasi kapag ay hindi mo plastic mulch, bade, at ganito lang, so siguro ay maglugi ka sa sweldo sa tao kasi napakarami nito. For example, isang hektarya nga talungan or isang hektarya nga silihan. Tapos, maghambok. Ma, hindi yan matapos sa tatlong tao, isang semana, bade. One week, hindi yan matapos ang tatlong tao, ganyan lang, maglinis. Tapos lipas naman ng mga ilang weeks na po, may tutubo na ulit ng mga damo. So, magastos talaga, bade. Yung sweldo sa tao, yung pagkain, snacks pa, kasi, siyempre, magpa-snacks ka talaga kapag mayroon kang mga tao, bade, kasi, alagaan mo sila. Ganon. Kung meron kang mga tauhan, so dapat mo ay alagaan. Huwag mo silang tatuhin na para mong mga ano lang. Ganyan. Mahalin mo rin sila, bade. Pero kapag ganito lagi, bade, ay kumalaki yan, advice na sa akin na gumamit kayo ng plastic molds. So, dito, meron kami, merong uod dito, bade, oh. So, tingnan nyo, bade, oh. Oh, yung uod, gumugapang, bade. Ayan, oh. Tingnan nyo. Kinakain yung yung sili, bade. So, need pa rin natin dito, bade, mag-spray. So, huwag nyong kalimutan, bade, mag-spray. Yan talaga yung tambal dito sa ating luna sa ating garden. Kasi napakarami dito. So, napakarami ding mga insekto na na-attract. So, yan, Boss Yule. Oh, kapoy dyan yung mag-garden, bade. Lalo na kapag hindi ka sanay. Oh, yan yung bade, no? Pero kapag ay namunga naman ito, bade, makita mo naman yung mga bunga niya, makita mo na maganda, marami, ay pera na yon, ibenta mo lang. Napakadali lang ibenta ng mga ganito, mga sili, siling atsal, mga talong, madali lang yan ibenta, bade, sa mga palengke. Meron naman mga wholesaler dyan na bumibili ng mga maramihan, or kung marami dyan talaga yung inyong mga yung mga prenudos na mga utan nun, mga ganyan. So, I recommend na magunta kayo ng mga hotels para mas mataas naman yung buying nila compared doon sa mga wholesalers. So, ayan ba de? Boss Yule. Naghambok. Boss Yule. Ganyan yung trabaho mo ba de kapag hindi mo ka nag-plastic molds. Pero kapag nag-plastic molds ka ba de, ay, well, hindi ka na maganyan. So, okay na yun ba de? Matik na yun. Pero hindi siya ma-cultivate ba de? Pero okay lang yun. At least hindi ka lugi sa sildo-sildo kasi madali lang tumubo yung mga damo tulad nito, buddy, oh. So, mga ilang weeks pa yan, buddy, namin kinuha yung mga damong yan. So, tumubo na naman. So, yan yung disadvantage, buddy.
Oh, yan. Yan yung mga trabaho dito na aming pinakagwapong farm worker dito, si Boss Yuli. Araw-araw, ganyan ba di? Oh, tingnan mo, may kahoy pang tumubo. So, kung gusto, hindi mo gusto na nasweldo ng ganyan ba di, na ano, mga tauhan. Kung yung part-time lang ng mga tauhan. So, mag-plastic molds. Siya ba di? I hope na naintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Yan yung mga farming tips natin, no? Kung naisip niyo na mag-plastic molds, so isa mali ko lang, kung gusto mong mag-plastic molds, ang disadvantage yon ay hindi ka na mag-sweldo sa mga tao na mangguna, mang-wither, mag-kuha ito, tulad yan ba, hindi ka na mag-sweldo. So, hassle fee na ka na. Pero, ang disadvantage yan ba, di, ay medyo costly yung plastic molds, kasi yung isang roll yan ba, di, ay nasa 2,000 yung isang roll dyan. At saka, ang disadvantage rin ay kapag ay init, kung mainit talaga ba di, ay kawawa yung mga tanim mo kapag ay hindi mo inaraw-araw pag dilig. Kasi yung plastic is mainit yun. Mainit yun sa tanim kasi malapit yung tanim dyan. At saka kapag ay umulan ng konti, hindi maulanan yung lupa ba di. So, tuyo pa rin yung lupa. Yan yung disadvantage. So, yung primary source talaga ng tubig sa may plastic molds ba di, ay magdilig ka. Idiligan mo talaga araw-araw. Lalo na yung mga talong ba di nga na makalaki yung dahon. So, kapag ay umulan ng konti ba di, hindi masama yung nasa ibang lupa na natabunan ng plastic molds. So, doon lang sa mga gilid-gilid. So, sayang yung mga tubig sa ulan ba di. So, mas maganda, magbuk-buk ka kapag ay nag-plastic molds ka. Pero kapag ganito ba di, hindi ka nag-plastic molds, yung advantage nito ay napakana yung mga tanim kasi hinambukan mo. Hinambok. Yung maghambok, makultivate yung lupa. Ayan, makultivate ba di? At saka yung disadvantage naman ba di, ay kapag ay tumubo na yung mga damo, yan ka talaga papatayin sa sweldo ng mga tao mo. Kasi ayaw mo namang daming damo sa iyong mga tanim, di ba? So, dapat ay as long as possible, malinis yan. So, yan yung disadvantage yan, no? So, costly din yan, buddy. So, yan, buddy. No? Ganyan ang advantage at disadvantage ng plastic molds at walang plastic molds. So, yan, buddy, ay nasa sa iyo na yan kung ano yung pipiliin mo. May plastic molds ba o wala? So, yan yung mga disadvantages, no? So, kung ako yung matatanong ninyo kung ano yung gusto ko, mas bet ko itong may plastic molds. So, gusto ko ito ba di kasi sino bang gaganahan na mag-garden, magtanim kung napakaraming damo naman yan sa paligid ng iyong mga tanim ba di, no? So, hindi ka gaganahan mag-dilig, mag-bukbo. Ganyan, palagi ka lang maglinis sa mga damo. Tapos, mawalan ka ng gana ba di? Hindi mo na ma-maintain. Tapos, marami din kang pakakainin ng mga farm worker mo kasi hindi, kapag maramihan na talaga ba di, need mo talaga mag-sweldo ng mga tao sa paglinis sa mga damo dyan. Kasi kapag hindi mo yan nilinis ba di, dyan mamamahay yung mga insekto. So, gustong-gusto yan ng mga insekto yung mga damo ba di nga, pwede nga makapinsala talaga sa iyong mga tanim. So, yan yung ating iwasan dapat, no? Kasi kung merong maraming insekto ba di, ay yan, bababa yung production mo. Malugi ka or malugi ka. Depende yan ba di. Tapos may sweldo ka pa. So, magsweldo ka pa sa mga tao. So, mas mainam ba di. Mag-plastic molds ka para... Yun, mas mainam na mag-plastic molds ka ba di. Pero araw-araw ka talaga magdilig. Lalo na kapag ngayong summer ba di, mainit yung panahon. Ay hindi mo araw-arawin ay malugi ka pa rin kasi matay yung mga tanim na mga gulay, garden. So, araw-araw ka kasi yung plastic molds ba din, napakainit yan. Lalo na kapag naarawan yan. So, yung mga tanim mo, yung mga ganito, talong na nasa gilid lang, nasa gitna ng plastic molds, mas lalong mainitan siya ba din. So, kapag ay ganito, araw-araw kang mag-dilig, magbubo. So, ito yung ating Saudi boy.
boss amo manager. So ito yung si Julio Sulon. So nagsurvey siya sa kaniyang mga sili. So ang kaniyang sili ba di ay may dinamdamdam ng mga kahintang nito na hindi maganda. So na ano ito ba di? Nangulot yung kaniyang mga dahon. Hindi namin alam kung ano ang dahilan nito. Baka anthracnose ito or ano ba. So ito ba di sa susunod na king vlog ay ipapakita ko sa inyo yung tambal, yung gamot na gagamitin natin sa sakit ng mga sili na nangulot. So yun, i-vlog natin ito sa next vlog, no? O yan, yung mga sili niya malapit nang nagano, malapit nang mamunga. Yun ba di? So nagbulak na siya ba di, no? Marami ng mga bulak diyan ba di? So ito naman yung ating farmhouse. So merong maraming nagtatanong sa akin kung magkano daw ang ginastos sa ganyang farmhouse. Ganyan talaga nga setup. So ito yung ating farm, no? Oh, ayan. So gilid lang merong farmhouse at saka sa gilid merong mga tanim-tanim. Yan yung mga ideal sa ating mga OFWs. So yun. Oh, next vlog or susunod pa ay i-tour ko kayo sa ating bahay kubo na farmhouse at magkano yung ating ginastos, lahat-lahat galing sa pagkubkob hanggang sa na-finish na siya ba di. So ayan, no? Ito yung ating farm. So tapusin na natin itong video ko, buddy. So salamat po sa inyo. So I hope na marami kayong natutunan sa aking mga vlog na pwede niyong i-apply sa inyong mga farm, yung mga garden. So salamat sa inyo, buddy. Salamat talaga sa inyong suporta. Malapit na tayong mag 2,000 subscribers. So hindi ko kayo maisa-isa, buddy. So kung wala kayo, buddy, ay wala din ako. So ayan, keep on subscribing and sharing my videos to others para malaman nyo rin, malaman din nila yung mga ideas about farming. So salamat talaga, buddy. So God bless. So ingat kayo palagi, buddy. Keep hydrating kasi napakainit yung panahon. So ayun, happy farming. See you in the next video. Bye bye mga buddy. Bye bye, bye bye. Na bye bye, buddy. Bye bye.